Assalamu alaikum. Ibig sabihin ang kapayapaan sa iyo ay sumaiyo. Yan ang pagbabati ng mga Muslims. So kanina napanood ko ito patungkol sa kay Jessica Soho na ang kalug-alek daw ni Jesu Kristo, ni Jesus. Yung nakita ko itong picture, una palang pinost niya sa Facebook. Hindi ko akalain gagawin niya talaga ng content. Na. Sa isip-isip namin na parang wala na yata maipost yung mga admins ni Jessica Soho. Talaga ko ano-ano ng kalokohan. Tsaka hindi lang kami yung nag-react ng mga Muslims. May mga Kristiyano din na marami nag-react na sinasabing pambabastos daw ganyan. So hindi ko alam anong bastos doon. Tapos chinek ko yung iba pang post. Ah, meron siya mga ini-edit na yung tulad na para sila naglalasing kung nasa table siya. Tapos naglalagay siya ng copy-paste niya. Tapos may mga mukhang mga lasinggero. Ewan ko. So may pagkabastos nga. At doon mismo nakikita mo sa mga kapwa mo din na Kristiyano mismo. Mga Kristiyano nagko-comment na hindi din natutuwa sa pangbabastos daw niya kay Jesus. Which is, agree kami doon mga Muslims, tama yon dahil kami mismo, mga Muslims sa Islam, ang paniniwala kay Jesus ay isang haligi sa Islam. Yes, isang haligi ng pananampalataya sa Islam. Andun siya after ng paniwala sa isang Diyos na ang Allah, ang Creator, ang tagapaglikha, ang tagapagsustento, ang lahat-lahat, ang may control sa lahat, ang walang anak, walang katulad, hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaroon ng anak. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa huling aklat na ipinadala, ang Quran. After ipinadala yung kay Moses yung Torah, yung gospel ni Jesus, bilang Muslim, naniniwala kami sa last na aklat na ipinadala, banal na kasulatan, ay yung Quran. Pang-apat, andyan yun si Jesus. Bakit? Kasi paniniwala ito sa lahat ng propeta simula pa lang kay Adam hanggang kay Prophet Muhammad, peace be upon him. At wala nang darating pagkatapos ni Prophet Muhammad. So, simula kay Adam, dumating na sina Idris o si Noah, si Abraham, si David, Solomon, Moses, Jesus, si Ismail. So, ang pinakalasa ka nila is si Prophet Muhammad at wala nang darating pagkatapos niya. So, si Jesus ay kabilang doon, no? Paniniwala sa kanya na isa siyang propeta at sugo ng Allah. Kaya bilang Muslim, yun, isa siya sa haligi ng pananampalataya sa Islam na kailangan paniwalaan. At hindi siya pwede maging Muslim hanggat hindi niya tanggapin, mahalin, sundin si Jesus bilang isang propeta at sugo. So, bilang Muslim, naniniwala kami kay Jesus, may sariling chapter si Mary, ang kanyang ina ay may sariling chapter sa Quran, chapter Maryam, yun ay chapter Mary, chapter 19. Kung babasahin nyo doon, nandun yung story ni Jesus kung paano siya pinanganak, na walang ama, at ang mga miracle na nangyari sa kanya at sa kanyang ina din. So, pwede nyo i-download yung Quran Tagalog by JSD application. Free lang po yun sa Android. I-download nyo para mabasa nyo ang Quran Tagalog na may translation din English or Arabic din. So, bilang Muslim, nirerespeto namin lahat ng mga propeta. Hindi namin dinadrawing ng mukha. Bawal. Hindi namin sinasamba. Ni kahit maging pamagitan na hingian siya, gawin siyang daan para maging malapit kami sa Diyos, is hindi pwede. Yun ay shirk, pagtatambal. So, lahat sila ay ordinaryong tao na pinili ng Allah na sila ay gumagabay sa mga tao, nagpapahayag ng mensahe ng Allah, na sambahin lamang ang Diyos na nag-iisa ang Allah. At yan ang mission lahat ng mga propeta at binigyan sila ng mga batas na susundin. So, ang mga propeta sa Islam ay nirerespeto. Hindi sila nagkakasala. Because may mga na nagkakamali dahil tao sila pero hindi yung pagkakasala ng malaking kasalanan. Kasi kahit kung titignan mo sa mga Hudyo, siniraan nila ang kanilang propeta. No? Sa Bible ng mga Kristiyano, siniraan nila ang mga propeta. Katulad si Propeta Lut na siya daw ay nilasing ng mga kanyang anak na babae at may nangyari pa. Si David ay kinuha niya yung asawa ng isang sundalo niya. So mga kwentong mga paninira sa mga propeta na inimbento ng mga tao, mga Hudyo sa kanilang mga propeta, sinisiraan nila ang kanilang propeta. Bagkus sila pang pumatay sa mga propeta nila. Si Zechariah, uncle ni Jesus, silang pumatay. Si John, papatayin din nila. Si Jesus, papatayin din nila. So sila ang pumapatay sa mga propeta mismo nila. Kaya hindi na binigay ang last na propeta sa kanila ay si Prophet Muhammad. Hindi nila matanggap. Kaya nga maraming Hudyo noon sa Madina, dahil alam nila na dito banda ipapadala ang huling propeta, so gusto pa nila ipamukha sa mga tao na sa kanila pa rin ipinadala. Kaya tumira sila doon. Para once na ipinadala, sa amin pa rin ipinadala. Para gusto kasi nila galing sa lahi nila, hindi nila matanggap na hindi na ibinigay ang last na propeta kay Isaac. Bagkus ibinigay na sa kabilang lahi.
kay Ismael. Kasi alam natin si Propeta Abraham, dalawang asawa niya, si Sarah at si Hagar. Hindi siya magkaanak kay Sarah, so inasawa niya si Hagar. Nagkaroon siya ng unang anak doon, si Ismael. So, after nun, 90 years old din, nagkaroon naman ng anak din si Sarah sa kanya na si Isaac. At si Isaac, galing si Jacob. Si Jacob, isa sa pangalan niya, si Propeta Israel. Kaya Israel ay isang pangalan niya, Propeta Jacob. Si Jacob may 12 na anak. At isa sa anak niya si Prophet Joseph the Dreamer, natatawag nila. So, ang anak niya doon ay si Joseph. At si Joseph ay doon nagaling din lahat ang mga propeta ng Israel, Banu Israel, Children of Israel. Dumating na sina David, si Solomon, si Zechariah, si John, si Moses, si kapatid ni Moses, si Harun. Tapos si Jesus ang last sa kanila. So, si Prophet Muhammad ipinadala doon sa kapatid. So, ano ba ang issue natin dito? Yun lang, yung pagbibigay ng respeto sa mga propeta at sundin talaga ang kanilang utos, hindi sila sinasamba dahil hindi nila ito itinuro, no, at sumunod sa kanilang mga mensahe. So ngayon, sa totoo lang, kung itsurang Jesus lang pag-uusapan, ako yung nakita ko, sabi ko, napaka ano naman, para makita mabuti yung itsura, sila mismo dinodrawing nila si Jesus anong itsura, matangos ilong. Ito kasi ang problema dito. Pag European na nag-drawing kay Jesus, dino-drawing nila kamukha nila. Maputi, bland, blue ang mata. European ang mukha, no? Payat, ganito ang mukha o ano. Pag ang dito naman sa mga Arabs, yung mga Christian na Arab na nag-drawing ng mukha ni Jesus, ay Arabo naman ang labas. So, pagdating sa Africa, yung mga Christians sa Africa, dino-drawing nila si Jesus ay ano din, kamukha. African din. Maitim, kulot ang buhok, o ano. Pag Chinese naman nag-drawing, ay singkit din. So, pag Pilipino din ang nag-drawing kay Jesus, ay as in Pinoy, no? Singkit ang mata, at hindi masyado tinutubuan ng balbas. Anyway, nakita nyo? Pero ano ba talaga itsura niya? Wala nakaalam. Pero alam natin kung taga saan siya. Mula siya sa tribo ni Israel, kasi ang Israel ay tribo, at nakatira siya sa bansang Philistine. Philistine. Okay? PH. Philistine. Doon siya nakatira at ang tribe niya ay Israel. Dahil mula siya, dahil ang Israel ay tribo, hindi bansa. Kailan lang niya naging bansa? 1948. So, wala tayo sa politiko ngayon. Ang sinasabi natin, yung about sa mga propeta. So, anong itsura niya? Mukha siya Middle Eastern. Medyo kayumanggi si Jesus. Pero sa pag-describe ni Prophet Muhammad, siya ay maputi at ang pisngi niya medyo mapula at ang kanyang buhok ay wavy, hindi kulot at hindi naman unat. At ang para siyang basa tignan na parang yung tubig ay pumapatak. So maganda ang description sa kanya. So magandang lalaki for short si Jesus. At alam natin yung mga medyo Palestino o Arabo ang mukha. Lalo Palestinian, no? Ang Palestinian kasi o Jordanian, magkakamukha lang yan na mapuputi. Ako kasi kahit ang tatay ko ay isang Palestino at ang nanay ko is Filipina, medyo hindi ko pa rin nakuha yung todong Palestino na mukha, no? Kasi ang Palestino is mapuputi, may mga kulay ang mata minsan, ako brown lang. So, at may mga iba sa kanila nagbablond o nagbabrown ang buhok. Ako medyo dark brown lang or itim. So, pero yung nagpahaba ako ng buhok, may namin nagsasabi, nakamukha daw ni Jesus. So, hindi ko naman siya ginagaya dahil ito ay isang tradition or isang culture lang ng mga ibang Arab tulad sa Yemen na nagpapahaba ng buhok ang mga lalaki. So, culture siya. So, kaya ko ginawa dati at ito ang naging itsura ko na sinasabing Jesus daw. So, kung usapan mukha lang ni Jesus sa katulad ng dinodrawing nila, siguro ito naman mas malapit ng konti kaysa dito sa lalaking singkit. At ilong pa lang is ang layo na kay Jesus. Hindi siya nang iinsulto, pero kahit buhok pa lang niya is buhok ng Asian. Dahil si Jesus hindi black ang buhok para maging mukhang may pagkaunat, no? So napakalayo. Pero yung pinanood ko to, magaling din sila eh. Magaling din sila sa gumawa ng content eh. Thumbnail lang siya eh. Parang ginawa lang thumbnail yung about kalook-alike daw ng Jesus para pag-click mo, ang totoong topic talaga doon is yung pagkain niya. Yung about sa restaurant niya. So, parang may pagka-business strategy na nakilala lang para lang ma-promote yung kanyang business. Anyway, yung tapa niya. So, sabi ko, mukhang malayo din naman talaga sa topic na about sa pagka-look-alike niya kay Jesus. Medyo nag-focus sila dun sa about sa panhinda niya. So, anyway. So, at least sana may natutunan kayo sa video na ito about yung pag-respeto ng mga Muslims sa mga propeta na hindi namin ito dinodrawing bilang pag-respeto sa kanila. Imagine mo, ikaw, sa sobrang pogi mong yan, tapos pag namatay ka, after ilang years, dinodrawing ka ng mga tao.
Eh, pag binuhay ka ng Diyos para makita yun, anong sasabihin mo? Walang hiya tumatao. Ganito ang mukha ko. Sa itsura ko nito, dinowing nyo lang, ang pangit. Alam niyo ako din, may mga nagdo-drawing ng pagmumukha ko. Minsan sinesend sa akin, mga taga-subaybay natin na parang proud lang o ano, gusto lang tayo i-drawing. Sinesend nila sa akin, nakakatawa talaga yung mukha ko doon. Ang laki ng labi ko, minsan na parang ilong ko tumabing yung whatever. So, hindi talaga makuha ng tao yung tamang itsura. So, bawal mag-drawing kasi sa Islam din na may buhay. Yun yung parang mga hayop, tao, yun, bawal din i-drawing. Isa din dahilan kung bakit hindi nag-drawing sa Islam. Pero nature, puno, gubat, bundok, tubig, ulap, walang problema. Huwag lang hayop or mga tao na i-drawing mo. So, yun din ang isang dahilan din. Kaya hindi din i-drawing. Kasi ang Allah lang ang may karapatan na maghugis, mag-create ng tao, itsura, at lagyan ng buhay. Kasi sa kabilang buhay, mananagot na ang tao, palalagay sa kanya ng tunang buhay, which is hindi niya kaya. So, yun po. Kaya bawal mag-drawing. So, ngayon, maraming nakikita mong benefit na hindi pagdodrawing ng mukha dahil hindi mo din talaga alam ang tama niyang itsura. Siya kapag dinowing ng tao at nilagay hanggat sa maging ano eh, sobrang hanga na yung tao doon, gawin na yung idol kasi nakikita niya yung mukha, mamaya sambahin na nila eh, kasi dyan din nag-umpisa ang pagsasamba ng rebulto. Dahil sa panahon ni Noah, may mga paborito silang taong mga maka-Diyos na tao at namatay. So si Satanas, dahan-dahan inutos niya sa mga tao, bakit hindi kayo gumawa ng imahin nila o rebulto lang, ano yung hugis lang nila, itsura, para tuwing ma nalulungkot kayo, makikita nyo lang yung revolt, yung itsura nila, parang masatisfy konti, di ba? Na maging alaala, kumbaga sa iyo. Binola-bola niya yung mga tao. So, after yun, gumawa na siya ng imahe, gumawa na siya yung hugis ng mga tao, mabubuti na yan. At nung tumagal, after generation, ng mga apo-apo na nila lumaki, si Satanas sinabi, hindi nyo ba alam na yan yung sinasamba ng mga ninuno nyo, sinasamba ng mga lola at lola nyo, o tatay nyo. So, nagsimula doon, sinambay nila yung mga imahe na yan. So, saan nag-umpisa? Dahil sa pagdodrawing ng imahe. So, doon po. So, sana po may naputing araw dito. Maraming salamat. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang. At inshallah, magawa natin ang video pag may time. So, sana po nakatulong sa inyo. Kung usapan lamang pagmumukha ng mga propeta, ang karamihan ng propeta is pinadala sa Middle East. So, kung ano yung mga itsura ng mga Arabo, sa totoo lang, kahit yung may isang Pakistani na TikToker, nagpahaba ng buhok, mas mukha pa siyang Jesus. Yung may mga Arabong nagpahaba ng buhok sa TikTok, na ikilala ko sila mga feature din, mas mukha pa kaming Jesus sa totoo lang. Kung usapan Jesus, kasi ang balbas namin, tatulad ni Jesus, tinutubuan ng balbas. Tsaka hindi yung balbas na parang kambing nga, yung dito lang tinutubuan na parang kambing. Kasi parang hindi, ano, goatee ang tawag lang dun eh. Yung balbas talaga na buong pisngi, parang leon. Si Jesus tinutubuan ng ganun. At sigurado ang kilay niya is medyo kulot na makapal kasi Middle Eastern siya. Doon siya nakatira kung saan ako lumaki. No? Doon siya lumaki. Doon siya pinanganak. Sa Palestine, sa ang Gaza at ang Jerusalem ay 30 minutes lang ang layo. So, doon siya lumaki. Sa Bethlehem siya pinanganak. Andun siya kung saan ako lumaki. Ang mukha namin, ang pagkain namin, ang damit namin ay iisa lang. So, alam ko alam yan ng mga iba. Kasi yung nagbibusiness ako ng shawarma noon, naalala ko. May mga Jehovah Witness at may mga born again din yung na-meet ako. Sabi na, taga saan ka? Jerusalem ka ba? Kasi nakita yun na yung ano, pangalan. So sabi ko, yes, taga Gaza, ganun, malapit lang doon. So sabi, tuwan-tuwa sila. Sabi nila, holy na tao, gusto daw nila ako mahawakan, ma-shake hands. Kasi may maka-experience daw sila ng isang taong galing daw sa dugo ni Jesus o kalahi daw ni Jesus. Anyway, may mga Kristiyano na ganun yung pag-iisip nila, which is maybe totoo dahil nga kami ay lahat ay galing doon, so hindi malabo ay kami ay nalagyan ng mga dugo nung mula sa mga propeta. Pero which is yes, yung apelido ko pag chinek mo is pero galing kami kay Ismael. So dahil yung Al-Qaisi galing kay Banu Al-Qais, at si Banu Al-Qais ay galing kay Adnan, at si Adnan ay galing kay Ismael, kay propeta Ismael. So, ang dali namin ma-trace yung aming apelido papunta sa aming ninuno kung saan kami galing. So, yun po. Sinasabi ko lang dito dahil kami kinikilala namin kung saan kami nang galing, ano yung religion namin, kanino ba nang galing. Yan dapat gamitin natin to. Alamin mo kung saan galing ang religion mo. No? Hindi lang saan galing ang lahi mo, saan galing ang religion mo, dahil yan ang magpapaligtas sa'yo. So, kung ang religion mo ay hindi religion ng mga propeta,
patay tayo dyan. Hanapin mo kung anong relihiyon ng mga propeta at yun lang po ang Islam. Masalamat ka, binigay ko na yung sagot sa iyo agad. Hindi na kita pinahirapan mag-search. Maraming salamat, hanggang dito lang po.